sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang tuloy na nga at wala nang makakapigil. Proyekto sa pagpapatayo ng panibagong Manila International Airport sa Bulacan. Kasado na. At wala nang ang balak pa si Pangulong Bongbong Marcos. Napalitan pa ang pangalan ng NAIA dahil sa di umano'y ang pangit na ng imahe ng airport na ito sa buong mundo. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samutsaring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ang layunin ng New Manila International Airport ay tutulong na lumikha ng mga trabaho, mapabuti ang lokal na ekonomiya ng Bulacan at ang mga nakapaligid na rehiyon nito, makakaakit ng pamumuhunan at mapalakas ang turismo. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na proyektong pang-imprastruktura na naglalayong magpatayo ng mga bagong expressway at mass transit system para makatulong sa pag-decongest ng Metro Manila. Makakatulong ang paliparan sa pagbabawas ng pagsisikip sa Ninoy Aquino International Airport, gayon din sa iba pang paliparan sa the Greater Capital Region tulad ng Metro Manila at makapaligid na rehiyon upang mapagsilbihan ang kasalukuyan at tinaharap na pangangailangan ng pasahero. At ayon pa sa isang balita, the New Manila International Airport is being developed in Bulacan Province of the Philippines, also known as Bulacan International Airport. The project will meet the Philippines' current and future demand for air transport services. Ang lawang mga kaibigan, napakalaki. And help in countries' post-pandemic economic recovery. The government of the Philippines will fully own the new airport, which is being developed with an estimated investment of 735 billion pesos. The Philippines Department of Transportation DOTR signed a 50-year concession agreement with San Miguel Aerocity, the infrastructure unit of multinational conglomerate San Miguel Corporation, in September 2019 to construct the airport on a build-operate-transfer basis. Construction on the new airport commenced in 2019. And it's expected to be completed in 2027. The airport will be developed in phases. Maganda yun mga kaibigan, ano, kung 2027 matapos, bago matapos yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos mga kaibigan. Matapos talaga to. Napakaganda mga kaibigan. An initial capacity of 35 million passengers a year and 100 million upon full completion. End quote. Isa nga itong simbolo na hindi lahat ng pangako ay napapako. Dahil sa proyektong ito ni Pangulong Bongbong Marcos, tiyak na makikinabang hindi lamang ang kasalukuyan, pati na rin ang inaharap na pangangailangan ng mga pasahero. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, malalaki at napakaraming proyekto agad ni PBBM. Swerte ng Pinas, ito na siguro ang katas ng mga ginto nila. Lahat ng mga Pinoy makikinabang sa mga proyektong ito. Ongoing na lahat.
pati PNR na Manila tumatnog. Napakatalinong desisyon. Puro kapakanan ng bayan ang kanyang inuuna. Imbis na palitan ng pangalan ang dating paliparan, nagpagawa na lang ng mas malaki upang maraming mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. What an awesome answer to the problems of NAIA! Having a new international airport with all the modern facilities that goes with its construction, it creates jobs for the Filipinos and will help naturally with the economy by enhancing tourism. Having an easily accessible airport is a boom and an attraction for people around the world to visit the Philippines. Thank you, Mr. President, for your untiring efforts and insights and what to do to make Philippines a great nation again. Very wise move for PBBM. He's very smart talaga. Kaysa manahin ng administrasyon niya ang masamang pangalan at kamalasan ng airport na yan, kahit ibalik sa MIA pa, ay magpatayo na lang ng bagong airport. At least, tatak Marcos yan at siguradong first class kagaya ng mga projects na itinayo ng dating President FEM at First Lady Imelda Marcos na hanggang ngayon ay pinapakinabangan pa din. End quote. Nakita na naman natin kung gaano kahalaga sa lalong-lalo na dito para sa Pilipinas, kung gaano kahalaga na lahat, pati yung mga magulang, yung mga teacher, kung sino man mga volunteer, pagdating sa ating mga anak, sa mga bata, talagang buong loob natin na tumulong para gumanda naman ng kanilang experience dito sa pag-eskwela. At ito siguro ay panibago na rin dahil nag-lockdown tayo, nakabalik tayo ng konti. Pero ito na yung pinakaunang pasukan na medyo normal after the lockdown. Pero normal, pero marami tayong pinalitan, marami tayong inayos ng mga naging reklamo. At yun ang pinagtsatsagaan at pinaghihirapan ng ating DepEd Secretary at saka si Vice President Sara Duterte. Yeah. Oh, sige, let's take a few questions. Mr. President, magandang umaga po. Good morning. In connection po sa Brigada Eskwela, since preparation naman po ito sa darating na pasukan, Mr. President, any update po doon sa mga eskwelahan na nasira ng bagyong Egay? Based po sa report na nakakarating sa inyo, pwede na po bang magamit yung mga classrooms na sinalanta ng bagyo? Hindi pa lahat. Kasi nung tumama yung bagyo, sabi namin ang magagawa natin sa isang buwan. So far, basta kung ano yung kaya natin gawin, together pa with, kasama pa yung ating mga LGU, ay ginagawa ang lahat para maayos natin yung mga nasira. At patuloy naman, dapat ang school building program, pero talagang na malaking sagapan yung pumuwenda natin. Yes, yung mga tinamaan po ng bagyong Egay, sila po yung priority natin sa budget natin for repairs this year. Pero kung hindi po umabot yung repairs nila by opening ng August 29, ay immediately po i-implement ng ating mga paaralan yung blended learning program natin. Dahil wala na pong learning disruption ang direction ng Department of Education, lagi pong blended learning or in-person classes. So, tutuloy-tuloy ang pag-aaral kahit merong problema sa classroom. So yun ang naging temporary solution natin. Umalik tayo dun sa sistema ng mga napuno natin nung lockdown. Hindi pa magamit yung school facilities. Salamat po. Thank you. Salamat po. Next question. Next. Alan Francisco, PDB4. Hi, Mr. President. Good morning. Hi, VP Sara. Magandang umaga po. Sir, can we get your reaction or comment on the launching of DepEd of the Matatag Curriculum, sir? It's very significant because here we are trying, ang sinusubo pa natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga batang Pilipino. Kasi nakasama na rin tayo, that includes all our efforts na para pampagandahin ang mga international score natin, especially when it comes to STEM at tinatawag na STEM subjects. Also, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga after 10th grade na mamili
kung sila ay mag-vocational, mag-technical training, o itutuloy nila. So that's more or less the big system changes that we're doing. Yes, ako. Itong matatag na curriculum, this is the legacy of the Marcos administration sa basic education natin sa ating bansa. Lahat po nung nakita na problema ng mga international and local education experts natin, in-address po namin dito sa bagong K-10 program. Una na dito yung napakaraming learning competencies. So from approximately 11,000, napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. And sa key stages, grade 1 to 3, dati 7 subjects tayo, binaba natin sa 5 subjects with a focus on math and reading. And then, ang science natin papasok pag day 4. Para na ako education expert na. Ayos mga kaibigan, ano, yun pala, mas kumante yung panila, tawag dito, yung mga notebook ng mga mag-aaral ngayon. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, VP. Miss Jinky Batikados, IB Silver Team. Sir, sinusuportahan niyo po ba yung ipinapanukala, yung opening ng classes ibabalik sa dati sa pre-pandemic pandemic schedule? Thank you po. Pinag-uusapan nga namin. We were talking with the teaching staff here. Tinatanong ko sa kanila ano yung preference nila. Pinag-aaralan natin, the DepEd is in the process, sila sa kasalukuyan. Ang ganda ng kombinasyon nila mga kaibigan, ano? Si Pangulong Bongbong Marcos, tapos Vice President Inday Sara. Kumbaga nandyan lang din sa likod talaga si Vice President. So to lang lahat, tatang naging Pangulo si, at Vice President, sila lang yung nakita kong ganyan yung magkasama, di ba? Ang ganda. Meron silang ginagawang study kung ano ba talagang pinakamaganda. Siguro ay malaking tanong yan. Hindi ganun kasimple yan. Kasi nung pinantan natin yung schedule dahil may pandemic, tapos ngayon naman climate change ang kailangan natin pag-usapan. Dahil sa schedule ngayon, napakainit at pati yung mga bata ay hinihimatay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. So, wala naman kaming preference. Mas gusto namin ito, mas gusto namin yun. Hindi naman. Titingnan lang talaga natin kung ano yung pinakamaganda. Both for the kids, especially for the children, at saka sa mga teacher, at saka sa mga administrative non-teaching staff. Dahil kailangan papapasukin natin sila, mainit masyado, baka hindi na kayang gawin ang trabaho nila, magkasakit pa. Sir, last question, Let Narciso, DZRH. Good morning, Mr. President. Sir, isa po sa mga ipinangako ninyo noong kampanya, yung pagtaas sa sahod ng teachers. Pero sa proposed 2024 national budget po, walang alokasyon para sa salary increase. Kailan daw kaya yung kanilang dagdag sahod? Meron tayong increases sa salary standardization law. In tranches yun every year. And noong pagpasok namin last year, pag-upo, nag-utos si Pangulong Marcos na mag-procure ng study ng hindi lang yearly increase but the long-term outlook kung paano ba dapat ang increases ng sweldo ng ating mga teaching and non-teaching na DepEd personnel. So we're waiting for the result of that study na nandoon yung increases and then nandoon din yung pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators, forecast ng economic indicators sa mga darating na taon. President, thank you Malacañang Press Corps. Thank you Madam Vice President. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.